Mega mega love shout out mga kamamigs at sa lahat po ng viewers sa ang sulok ng mundo. Magandang magandang araw po and Merry Christmas sa ating lahat and advance Happy New Year. Ito po si Nihai's Vlog and welcome to my YouTube channel. So ngayong umaga po is magkikwento ako or magbibigay ako ng aking opinion tungkol po sa nangyayari ngayon sa Mamigs World. Nakakalungkot po talaga isipin at ako isa talaga sa pinakanalungkot dahil grabe na talaga yung nangyayari ngayon sa Mamigs World, di ba? As in, parang nawala na yung iba, parang nawala na yung totoong ugali nila o yung totoong pagkatao nila sa sarili nila dahil dito sa abangayan at ano ba dito, palitan ng hindi magandang salita. Yung lumalabas kasi ngayon is parang hindi na ma-mix yung dine-defend ng bawat isa, kundi sarili na nila. Sarili na nila yung dine-defend nila dahil dito sa mga palitan ng hindi magandang salita. At nakakalungkot kasi bawat scroll ko sa mga pages, as in parang hindi na maganda, di ba? Meron na lumalabas na mga kabaong, meron na doon yung ulo, meron na kung ano-ano. So parang hindi na tama, di ba? Bakit kaya, sabi ko bakit umabot sa ganito? Kasi kung iisipin, wala naman talaga tayo dapat na ipag-awayan. Wala naman tayo dapat ipaglalaban talaga dito, di ba? Kasi lahat naman tayo, Mamigs ang pinaglalaban natin. Hindi ko nila lahat kasi meron naman talaga iba na parang ayaw nilang makikigulo sa Mamigs. So lumalabas sila doon sa Mamigs World, parang wala silang pakialam. Pero tayong mga supporters, hindi naman dapat talaga umabot sa ganun, di ba? Sa dahil sa sobrang nagpapadala tayo sa emotion natin, minsan hindi na natin iniisip kung ano yung lumalabas sa bibig natin, kung yung bang mga pinagsasabi natin is angko pa ba doon sa pagkatao natin, di ba? Kasi ako naniniwala ako na kung ano yung pag-uugali mo, kung ano yung mga pananalita mo at ano yung lumalabas sa bibig mo is nagre-reflect doon sa pagkatao mo. So, kahit napakagaling mong defender, kung talagang sumasobra ka na doon sa limit ng mga pinagsasabi mo, parang hindi rin maganda, useless din. Isa pa, doon sa mga buzzers, kag sa mga defender at sa kapwa ko supporters, isipin muna natin kung ano yung sasabihin natin or iingatan natin kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Kasi minsan, mahirap kalimutan yung mga masasakit na salita once na maitapon or lumalabas na yan sa bibig mo. Ang hirap na yan bawiin kasi nakatatak na yan sa puso at isipan natin, di ba? So, kahit anong taas ng pinag-aralan mo, kahit anong isa kang professional na tao, isa kang kagalang-galang, kung yung mga binibitawan mong salita is hindi nahangkop doon sa pagkatao mo, wala na. Magiging disrespectful ka na, 'di ba? At matawag doon parang hindi ka nakagalang-galang. So dapat habaan natin yung pasensya natin kung yung bang mga pinagsasabi ng ibang tao ay dapat ba nating patulan, 'di ba? Minsan kasi sabi nila mas maigi pang tumahimik ka na lang kaysa patulan mo kasi minsan hindi natin makontrol yung lumalabas sa bibig natin once nagalit na tayo. So sa mga supporters ng Mamigs, sana wag naman tayong umabot sa ganyan, 'di ba? Kasi yung ginagawa natin ngayon is talagang nakakasira na ng pagkatao natin. Nakakalimutan na natin kung sino tayo. Minsan nakakalimutan na tayo natin kung tama pa ba yung mga sinasabi natin o kung angkop pa ba yung sa pagkatao natin, 'di ba? Wag tayong magpadala sa emosyon natin, 'di ba? Habaan natin yung pasensya natin. At saka, alam nyo ba kung bakit hanggang ngayon tahimik si Bunso Mix Molino? Alam nyo ba kung bakit hindi niya pinapatulan yung mga hindi magagandang isyu na pinupukol sa kanya? Kasi ganito at ganito ang mangyayari kay Bunso Mix Molino. Yung nangyayari ngayon sa ating mga supporters at saka mga buzzers, ganyan-ganyan alam ni Bunso Mix Molino na ganyan-ganyan yung mangyayari sa kanya. Masisira yung pagkatao niya, mawawala yung pinag-aralan niya, mawawala siya doon sa
sa magandang pinag-aralan niya at saka mawawala sa doon sa mga bagay-bagay na tinuro ni Nanay Belen na magagandang asal sa kanya. Patulan niya yan. Kasi minsan, pag magagalit ka na kasi hindi mo na makontrol yung emotion mo. So, ganyan-ganyan yung ginawa ni Bunsong Miss Molino ngayon. Kaya tahimik siya kasi gusto niyang magiging buo pa rin yung pagkatao niya kung ano talaga siya at kung sino talaga siya. So hindi niya pinapatulan. Saka isa pa, 'di ba? Wala namang mawawala. Wala namang nawawala sa kanya kung hindi niya pinatulan yung mga buzzers, 'di ba? Blessed pa nga siya dahil hindi niya pinapatulan yung mga issue. At saka ako talaga iniisip po kung magde-defend si Bunso Mix Molino or si Cutie Mahal sa sarili nila, hindi sa ganyang paraan na ginagawa ng mga buzzers at saka mga defenders ngayon na umaabot na sa below the belt yung bagbababa ngayon. So, hindi na tama. So, sana naman, ako kasi naniniwala ako, sa panahon ng pandemya ngayon, nasa pandemic tayo for almost 2 years na, mahigit na. Sa panahon ng pandemya ngayon, hindi na mahalaga ang kayamanan, hindi na mahalaga magiging famous ka, hindi na mahalaga yung marami kang pera ngayon, hindi na mahalaga yung maganda yung bahay mo. Ang mahalaga ngayon sa panahon ng pandemya is ang magiging masaya, magiging buo at masaya ang pamilya. Minsan, yung mga inaaway natin dahil dito sa mami, so inaaway natin mga kaibigan natin, mga kakilala natin kasi magkaiba tayo ng opinion. Malay mo, someday yan pa yan yung mga taong makakatulong sa'yo. Diba? Minsan hindi natin iniisip yung nagpapadala lang tayo sa bugso ng damdamin natin, sa galit natin. Gusto nating ibalik kung ano yung hindi magandang sinabi ng buzzer sa atin or yun ang kapwa natin. Gusto nating balikan. Pero hindi natin iniisip yung mga consequences. Hindi natin iniisip kung sino yung mga taong mababangga natin, masasaktan natin, para lang maibigay yung satisfaction ng nararamdaman nating galit, di ba? Ganyan tayo eh. Pag galit tayo, gusto nating gumanti agad, gusto nating balikan agad kung sino yung mga nanakit o kung nagsasabi na hindi magandang salita sa atin. So, sana for once, kahit ngayong New Year lang, time out muna pwede. Mga kamamigs, please lang. Magbabagong taon na po, tapos na po ang Pasko, pero hindi talaga matinag-tinag yung mga galit. Kung pwede lang sana this New Year, time out po muna tayo. Huwag muna natin pansinin yung mga buzzers. By the way, pag hindi natin pinansin yung mga sinasabi ng mga yan, magsasawa din yung mga yan, mawawala din yan. Diba, tingnan nyo yung si Lady Vlogger, tumahimik na siya o di nawala na yung pangalan niya, diba? So, ganyan yung mga buzzers na yan. Huwag natin patulan kasi magsasawa yung mga yan. Kung tuloy-tuloy pa rin yung pambabas nila, tuloy-tuloy pa rin yung mga pagsabi lang, hindi matigil magsalita. So, be it. They have to face the consequences soon kung ano man yung mga maibabalik sa kanila, no? So, wag nating sarain yung sarili natin dahil lang sa galit. Wag nating ihiwalay yung personalidad natin dahil lang sa galit. Kahit anong pagsubok, anong mangyari, panatilihin natin yung magandang pagkatao natin kasi yun lang talaga yung meron tayo na hindi makukuha ng iba, diba? Wala sa pinag-aralan, wala sa taas ng pinag-aralan yung pag-uugali ng tao. Kahit wala kang pinag-aralan, kung maganda yung puso mo, mabait ka sa kapwa mo, talagang ibibless ka ni God. Diba? At saka, ayun nga sabi ko, yung mga OFW na nagbigay ng tulong, hayaan na natin yon kasi galing sa puso nila yon, gusto nilang tumulong, diba? At saka masarap sa feeling ng mga OFW na kapag bigay ng tulong sa kung sino yung gusto nilang tulungan. So, wag na natin gawing issue yon, diba? Sabi nga nila, it's better to give than to receive, diba? So, kung ano man yung mga... Diba, kung ano man yung mga iniisip na mga yan, kung yan yung kasiyahan nila sa pagtulong, so hayaan natin, wag natin gawing isyo. At wag tayong manira ng kapwa natin at wag nating pangunahan yung mga desisyon ng bawat isa sa atin kasi may kanya-kanyang tayong opinion sa buhay. So, ayan na sana, talagang nalungkot ako kasi ngayon pag nag-scroll ka sa Facebook or sa YouTube, talagang hindi na maganda yung lumalabas. Kung magka-content man natin yung mamis, gawin natin masaya. Kumbaga, i-reminis natin yung mga memories, mga gandang memories ng mamis. Para naman, positive vibes lang, masaya ang lahat, sabi nga ni Cutie Mahal.
happy-happy lang. So, ayun, wag natin sirain yung magandang imahin or magandang memories ng mommies kasi kami mga OFW, yun lang talaga yung stress reliever namin. So, kahit hanggang ngayon, binabalik-balikan namin yung mga vlogs ng mommies. Ako, niko-content ko yung mommies pero nilalagyan ko ng konting twist para naman at least good vibes sa lahat, di ba? So sana naman mga kamamigs, kahit ngayon New Year lang, time out muna. Tigilan na natin yung away-away, tigilan na natin yung batuan ng hindi magandang salita, tigilan na natin yung pag-iinsulto, tigilan na natin yung paninira sa kapwa natin kasi wala tayong maano diyan, wala tayong magi-gain diyan kundi talagang sama ng loob at saka galit sa puso. So sana ngayong 2021 to 22 na to, coming New Year, ilabas natin lahat ng galit sa puso natin, itapon natin yan para magiging bakante yung puso natin para sa mga magagandang bagay, magagandang good vibes, diba? At saka sana happy-happy lang. Isa lang po ang buhay, maiksi lang ang buhay, happy-happy lang, maging masaya lang po tayo, enjoy life and love each other. Ayan po si Nihai's Vlog. Happy New Year po sa lahat and God bless everyone.